Kumusta? Sino sa inyo nakapagpaputok na ng Piccolo? Dati kasi nung panahon marami pa ang nakakalusot at nagbebenta sa tabi-tabi ng mga pinagbabawal na paputok, isa ako sa mga mahilig bumili ng ganon. At sa hilig ko nga sa paputok na yon, nasubukan ko na silang paputokin sa iba't ibang paraan. Tulad ng papatungan mo ng kung ano-ano sa ibabaw, mula sa tansan, sa lata, sa niyog, etc. etc. Tapos titingnan mo kung gaano kataas yung nilipad ng ipinatong mo o kung magkakaroon ng bitak yung itatapon mo sa tubigan o sa anumang uri ng anyong tubig, mapailog, lawa, kanal, inidoro, tapos makakakita ka muna ng bula bago sumabog. Yung ilulusot mo siya sa tubo, kahit ano na may espasyo sa loob, tapos makakarinig ka ng kakaibang tunog. Eto pa, yung itutusok mo siya sa sariwang berde ng aso, tapos hindi ka mandidiri kasi para sa'yo, parang naglalagay ka ng kandila sa cake. Lalo na tuwing umaga sa lugar namin dati, palaging may oo ng aso dun sa kalsada, tapos pasasabugin mo lahat. Kaya yung mga nadaang tao sa kalsada biglang nagtitinikling sa saliw na tay-tay. Isang araw nga, may naobserbahan ako. Pansin ko sa tuwing sumasabog ang katawan ng Piccolo, nananatiling buo yung dulong parte niya at tumatalsik ng malayo. Kaya gumawa ako ng eksperimento. Nilagyan ko ng harang sa bandang dulo ng Piccolo tapos sinindihan. Ang galing! Parang kanyon! Sinubukan kong i-explore kung ano-ano pa pwede kong magawa dun sa tumatalsik na dulo ng Piccolo. Kung tatagos ba siya sa papel, kung gaano kalayo at kung gaano ka-consistent yung direksyon ng projectile. Sige nga, try natin kung masushoot ka dito. Damn! Nang biglang may sumagi sa isip ko, kung hindi mawawasak ang bandang puwitan, baka pwede ko siyang paputukin sa kamay. Damn, ang bangis nun. Papuputukin mo siya sa kamay. Pero, dahil sa madalas na napapabalita sa TV yung mga nangyayari sa mga biktima ng paputok, kinailangan muna nating mag-iingat. Mahirap na, kaya gumawa muna ako ng experiment. Sinubukan ko muna siya paputukin sa ipit. Ayos, walang sira sa ipit. So far, so good. Ayos, next step. Ayos. Kaya heto na. Hinawakan ang dulo ng Piccolo at sinimulang sindihan. Kinakabahan, subalit mas nangingibabaw ang pananabik sa kalalabasan. Ay! Ang galing! Yung mga ganitong pagkakataon, talagang di ko maiwasang bumilip sa sarili ko eh. Dahil isa na namang takot ang aking nalampasan. At isa pa sa ginagawa ko sa Piccolo, lalo na kapag medyo boring na, papuputukin mo na lahat ng sabay-sabay. Meron yan yung pa-circle, zigzag, tapos pwede mo ipagsama-sama na lahat. Kaya ayon, ganun yung mga pinagagawa ko dati sa Piccolo. Sa susunod, pag-usapan naman natin yung mga iba pang paputok experience ko. Pero sa ngayon, kailangan ko muna tapusin ang video ng ito at magkita-kita na lang tayo sa next video. Kita-kits!